Bukod kay dismissed Mayor Alice Go, gusto ring panagutin ng Justice Department ang kanyang mga abogado kasunod ng pagpuslit niya sa bansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kausap ko kasi yung client ko. Sabi niya, nasa Pilipinas naman siya. Kausap ko siya kahapon kasi nga itong naglabas ang mga issues na to. Sinassure niya ako 100% na nasa Pilipinas siya. Yan ang pahayag ni Attorney Stephen David, isa sa mga abogado ni Alice Guo. Kasunod ng pagputok ng balitang nakapusit na palabas ang bansa ang pinatalsik na alkalde. Kaya ang Department of Justice nais panagutin ng mga abogado ni Guo kaugnay nito. Pinalaganap yung kwento na nandito pa si Alice Guo sa mga interview sa mga kung saan sa mga stasyon, kaliwat kanan. So para sa amin, kailangan mapasagot din eh. Kailangan madalaman sa IBP or sa Korte Suprema ang tanong na kung may pananagutan ba itong mga abogado na to. Pero Gitti David, hindi raw siya nagsinungaling. Sinabi lang daw niya kung anong sinabi sa kanya ng kanyang kliyente. Paano naman hindi maniniwala? Eh sinabi ng abogado, sinabi ng kliyente ko sa akin. Wala naman akong ibang basihan na hindi siya paniwalaan. Nilalayang ba yun? Tungkol naman sa sinabi ng DOJ na imbisigahan nila ang impormasyon na nagbayad daw si Guo ng 200 million pesos para makaalis ang bansa. Tugon ng kanyang abogado, sasagutin daw nila mga alegasyon kapag natanggap na mga summon sa kanila. Nauna lang sinabi ng DOJ na pananagutin din nila si Attorney Elmer Galicia na nagsabing nakita niya si Alice Guo na magpanotaryo ito ng affidavit sa kanya noong August 14, panahong nasa labasan ng bansa ang dating alkalde. Nang humarap sa Senado nitong Martes, inamin niyang hindi niya matiyak kung si Alice Guo nga ang nanumpa sa dokumento. Sa ngayon po, hindi ko na po masabi kung talagang siya yung nakita ko. Pero hawig po. Tinanong ko po kasi siya eh, Mayor Alice Guo, sabi niya sa akin, Alice na lang po. Yun po ang sabi niya sa akin. Ang pinanotaryo ni Guo, ang kanyang counter-affidavit na humiling ng dismissal ng reklamong qualified human trafficking complaint sa DOJ. Dahil maituturing daw na falsifikado ang affidavit, sinabi ng DOJ na hindi patiyak kung tatagapin ng panel of prosecutors ang kontra sa laysay ni Guo at posibleng resolbahin ang mga reklamo laban sa kanya base lamang sa may ebidensyang inihain ng gobyerno. Maghahain rin daw ng karagdagang mga kaso ang DOJ. Halimbawa si Cassandra Ong, tuloy lang yun pag-imbestiga ng aming team sa PORAC, yun kanyang qualified trafficking in persons case. Kaya ano naman, kay Sheila Guo, ang sa kaalaman ko, baka bukas or sa isang linggo ay masasampahan na siya ng kaso ng money laundering kasama si Alice Guo at madami pa ibang individual. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.